Okay, so continuation tayo ng tutorial natin. Ngayon naman, insert natin yung topic about configuration o configuring a default route. So, default route, bago tayo mag-configure ng mga dynamic routing protocol, or I mean, bago natin pasukin yung discussion ng mga dynamic routing protocols natin. So, ano ba yung default route? Actually, yung default route pala, no, pagka nasa dynamic routing protocols na tayo, pag-uusapan din natin yan doon. So ngayon, nasa static routing tayo, diba, pinag-uusapan natin yung static routing. So insert ko lang ito, yung default route. Ano ba yung default route? Ano ba yung importance yan? Paano ba siya pinag-configure? No? At ano yung reason behind bakit tayo mayroong default route? So tingin tayo dito sa topology na to. So meron tayong topology ni R1. And then itong router na to, i-assume na natin na ito ay isang internet, no? Nirepresent ko lang siya sa router. So pagka internet, 'di ba? Alam natin na marami tayong mga network addresses na makikita diyan, no? So may network addresses for FB, 'di ba? Amazon, ay mga ganyan eh, no? Tapos alam mo, sabi natin Apple, no? Ano pa? X, yung Twitter. O, dating Twitter. I mean, so marami. Marami tayong network addresses na makikita sa internet. Okay. Ngayon, ang problema kasi, di ba, sabi natin, natutunan natin sa mga previous discussion natin, yung mga network na reachable sa isang local router is that all networks na directly connected network, no? Or yung mga network na makikita sa routing table ng isang router. No, kapag ka yung mga network na wala doon sa routing table ng isang router, matik yan. Pagka nare-receive nila yung mga packet destined doon sa mga network niya na wala sa kanyang routing table, ang ginagawa ng mga local router natin is dinadrop yung mga packet na yan. Kasi hindi nila alam kung saan nila, o hindi nila alam kung anong gagawin doon sa packet na yan. Paano nila ipo-forward yung packet na yan. Kasi pag tumingin sila sa routing table nila, wala naman yun doon sa list ng mga networks na alam nilang puntahan. No? So, gagamit tayo ng configuration ng default route. Kasi itong default route na to, ang ginagawa niyan, parang sinasabi niya sa router or yung configuration niyan, parang sinasabi, actually, sinasabi sa router na kapag ka, hindi mo alam, or na, ma, hindi mo alam, I mean, nakakuha ka ng isang packet na ang destination is hindi mo alam, 'di ba? Hindi mo alam or wala sa routing table mo, forward mo na lang. Okay, forward mo na lang dito sa, let's say, next hop IP address mo o dito sa network na to. Ganun lang, ganun yung ibig sabihin noon ng default route. Kasi sinasabi na kapag ka sinasabi, parang sinasabi natin kay R1 na, "Oy R1, kapag ka mayroong mga network addresses, kapag ka yung mga destination network addresses ay wala o hindi mo makita sa routing table mo, i-forward mo na lang sa IP address na to. In this case, dito sa next hop IP mo." Kasi yun yung gagamitin nating configuration sa next hop IP mo, no? Kasi ironic naman kasi na lahat ng IP addresses or network addresses na makikita natin sa internet, ipapasok natin sa routing table ni R1. Sasabog yan. I mean, ma-overwhelm yung kanilang RAM, no? Yung memory, tsaka yung mga yung CPU niyan. No, kasi lahat halos ilan ba yung network addresses na makikita natin sa internet? Ang dami-dami, billions 'yan. Mahirap na ilagay mo doon sa routing table ni R1. 'Di ba? Para lang ma-reach yung mga network na yun. So ang kailangan natin gawin is mag-configure tayo ng default route. Yung default route, ang sabi natin, technically sinasabi ng default route na kapag ka may nakuha, in this case, si R1, may mga nakuhang packet destined doon sa mga network na wala sa kanyang routing table, ipo-forward niya na lang, in this case, dito sa kanyang next hop IP. So, ganun yung concept ng default route, para instead na punuin mo yung kanyang routing table ng mga network addresses na nasa internet, isang network statement na lang, cover na lahat yun. Okay? Yun yung gagawin niya. Ngayon, paano yung configuration yan? So, pag nag-configure tayo ng default route, since na
nasa static tayo, ang command niyan is yung to, IP route. IP route pa lang niyan. Yung una, di ba? Remote network. Remote network. As yung pangalawa, subnet mask ng remote network. And then next hop IP. Next hop IP gagamitin natin. Itong next hop IP na yan, alam na natin yan, no? Ito. Yung IP address na ito. Di ba? Kaya lang yung remote network and yung subnet mask, yun ang kailangan pa natin pag-usapan. Okay. Kapag ka nag-configure ng default route, ang ano ang magiging remote networks mo? Diba? Yun yung tanong eh. Kasi sa dinami-dami ng ano, sa dinami, dito sa example na to, itong mga networks na to, 192.168.10.0 hanggang 90.0. Diba? Hindi yan alam ni R1. So, paano natin i-represent yung mga networks na hindi alam ni R1? Diba? So, parang ganito lang yan. Kapag ka, let's say for example, yung mga estudyante na mag-i-exam, hindi sila nag-aral dun sa specific topics na yun, hindi nagkaroon ng exam, tapos hindi nila alam yung sagot, most probable, 100%, ano magiging score nila? Siyempre, zero. Diba? Exception na lang yan dun sa mga estudyante na super or sobrang talino, no? Pero, dun sa mga regular, I mean, dun sa mga average something lang, kapag ka hindi ka nag-review, tapos na-exam kayo, matik yun, zero makukuha yun. Zero makukuha nila, no? So, dito naman, sa ganung klaseng analogy, kapag pinasok natin yun sa IP route natin, yung mga remote networks na hindi alam ni R1, yan ay i-represent ng apat na zero. So, 0.0.0.0. Yan yung network na hindi mo alam. Diba? 0.0.0. Ngayon, ano naman yung magiging subnet mask ng network na hindi mo alam o hindi alam, in this case, ni R1? No, kapag ka ganyan ang network or lot 0, ang magiging subnet mask niya o yung subnet mask ng network na hindi mo alam is, syempre, lot din 0. Diba? Yun yun. So, kapag ka nag-configure ka ng default route o yung mga route na hindi mo alam, puntahan para i-configure mo yung default route doon, yung remote networks mo is lahat 0 and then yung subnet mask mo lahat 0. Okay? So technically parang sinasabi mo para mapuntahan mo yung mga network na hindi mo alam na ang subnet mask hindi mo rin alam, ipadala mo dito sa next hop IP address na to. So ganun lang ka simple yung ano nun, yung configuration, actually one line lang yan. So ngayon, clear ko lang to, configure natin kay R1 yung default route. So pag magko-configure tayo kay R1, syempre, pupunta tayo sa global configuration mode. Dito natin sasabihin yung IP route. Saan tayo papunta? Sa network na hindi natin alam. So yung network na hindi natin alam, 4 na 0 yan. At yung subnet mask is hindi rin natin alam. So 4 na 0 din yan. Okay? Ngayon, saan mo siya ipadadala? So, next hop IP yung gagamitin natin. Diba? So, pag next hop IP, ito yon, yung IP address nito, which is yung .2. So, lalagay lang natin dito, 10.10.10.2. Tapos, enter. Okay, ngayon, tignan natin ano yung itsura ng routing table ni R1. Show IP route. Okay. So, sa routing table ni R1, ito na ang nakita natin. Ito yung routing table ni R1. Ha? Tignan natin dito. So, normal pa rin. Mayroong connected, tsaka may local. Alam na natin yan. Pero dito makikita mo, may S. Di ba? May S. Tapos may asterisk. So, pag sinabi nating S, di ba, makikita mo dito sa code yan ay isang static route. Pero yung asterisk, pag inanap natin siya dito, ito, nakalagay, candidate default. So, ibig sabihin, siya yung default na route na pwede pagpapadalhan ni R1 ng mga packet na hindi niya alam. Kaya pag binasa natin yung routing table niya, ito yun. Network na hindi mo alam, subnet mask na hindi mo rin alam,
Ito yun, no? Bumalik na naman yung makikita natin yung 1 is na 0, no? Yeah, ito yung administrative distance. Ito yung metric via, no? Papunta sa 10.10.10.2. So, parang sinasabi mo kay R1 na R1, kapag ka may mga network, destination network kang hindi mo alam puntahan or wala sa routing table mo, actually, may padadala mo siyan. Ipadala mo yan. Kapag ka hindi mo alam kung saan ipo-forward yan, ipadala mo na lang yan kay 10.10.10.2. Yung next hop IP mo, kasi most probable itong si 10.10.2, yan yung router na may alam kung paano i-forward yung packet na yun. At makikita nyo na rin naman dito. Sabi dito, gateway of last resort. No, pag sinabing gateway of last resort, kapag no choice ka na, hindi mo alam. No, no choice, ibig sabihin wala kang route na makita o hindi mo alam kung saan pwede i-forward, dito mo yun ipo-forward sa network na ito na hindi mo mga alam. Pagka nag-configure tayo ng doon, pagka nag-configure tayo ng default route doon sa pag nasa dynamic routing protocols na tayo, no, makikita nyo rin to. Yan. At i-discuss ko rin yan. Makikita natin yung difference ng mga yan. Ano? So ngayon, parang eto, sinasabi niya, gateway of last resort. No? Yung pinaka-last mo ng resort kapag ka hindi mo alam talaga kung saan mo ipuporin yung packet na yan. Eto, dito mo siya ipuporward para sa mga network na yan, na hindi mo alam. So, ganun lang yung explanation dyan. So ngayon, dahil na-configure na natin, no? Na-configure na natin kay R1 yung default route, ang tanong, reachable na kaya? No, clear ko muna. Ngayon, ang tanong, reachable na kaya? Mula sa PC na to, no? Mula sa PC na to, itong mga network na nandito, to. No, kasi kung titignan mo, no, wala naman itong mga network na yan. Balik tayo dito kay R1. Wala naman yan sa mga routing table niya, yun. Wala, di ba? Ang tanging nandito lang yung static routes. Yung default route. So ngayon, tingnan natin kung itong si PC na to, itong PC na to, is that pag ipiping natin alin dyan sa mga address na yan, is reachable. So punta tayo dito sa PC0, punta tayo dito sa command prompt, tapos ping natin. So ping 192.168.10.1. Okay? Ayun, reachable. No, na nare-reach niya. So 20.1. Ayun, reachable. Ibig sabihin reachable, nakarating to, no, yung packet, yung request, yung ping packet na 'yon mula kay dito sa PC na to, nakarating yung kay R1. Kaya lang nung tumingin siya si R1, tumingin siya sa kanyang routing table, itong mga IP addresses na to, hindi niya nakita 'yan. Kaya lang may nakita siyang isa doon. Yung static na may asterisk na nakaganto. Kaganyan. Tapos via, di ba? Tawag nito. Kaganyan, di ba? Tapos via 10.10.10.2. Actually, ang ginawa niya, nung tinignan niya yung kanyang routing table, nakita niya yung mga connected, yung connected local. Tapos pagdating dito nakita niya, "Uy. Meron pala akong pwedeng pagpadalhan ng packet na wala sa aking routing table." Sabi dito, ito 'yon. Yung mga packet na wala sa aking routing, yung mga destination networks. No, may mga packet ako papunta doon sa mga destination network na wala sa aking routing table, nakita ko itong static route, static default route na to. Nang sabi, kapag ka hindi ko alam, no, padala ko dito. Or, wala sa routing table ko, ipadala ko dito. So, ang nangyayari, since na kahit na wala ito sa kanyang routing table, pino-forward pa rin ni R1 yung mga packet destined dito sa kanyang next hop IP. Kasi yan yung sinasabi ng default, static default route. Okay? So, yun. I hope na malinaw yung explanation ko about dun sa default route na yun. Prior tayo pumunta doon sa dynamic routing protocol. No?
So, reviewin nyo na lang yung mga previous tutorial natin. And then ito, then papasok na tayo dito sa mga dynamic routing protocols natin. Dynamic routing. Kasi ito, mas maganda nga ito. Mas maganda yung mga discussions dito. Kasi yung mga static routing natin, di ba? Manually configured yun eh. Ngayon, pagka nasa dynamic routing tayo, hindi na tayo magko-configure tulad ng ginagawa natin sa static route configurations, no? Hindi na natin manually sasabihin sa mga router kung paano puntaan yung mga remote networks. Bahala na yung mga router natin mag-identify o mag-configure ng mga routes, no, para maipasok doon sa kanilang routing table yung mga remote networks na yun. Okay? So, hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. I hope na may natutunan kayo. So, tulad lagi ng sinasabi natin, kapag kami ang natutunan, may naiintindihan, nakatulong sa inyo, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng video na to. Okay, so, hanggang sa susunod nating video tutorial, susunod natin yung mga dynamic routing protocol. Okay.